ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin. Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig, mga kaibigan. Ako pang inyong kaibigan dito sa Tinig ng Pag-asa, Ebony Sahonya. Nag-aanyaya na samahan niyo po kami sa isang oras na talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa ating tahanan, sa pagpapabuti ng ating kalusugan, at sa pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Sa pagpapatuloy, nais ko pong mag-share ng quotation na nabasa ko po sa social media from Anita Reynolds. Sabi po dito, "Your value is not based on your abilities. Your value is based on the fact that you are a child of God." Hindi po nakabase ang ating value sa kung ano yung kaya nating gawin, mga kaibigan, kundi ito po ay nakabase sa fact na tayo po ay anak ng Diyos. Nice po namin kayong padalhan ng mga aklat, aralin sa Biblia. At kung meron po kayong katanungan o ano man po inyong gustong iparating sa amin, tumawag o mag-text lamang po sa 0917-174-2777. 0917-174-2777. O din na po kaya sa 0968-853-6607. 0968-853-6607. At maaari rin po kayong padala ng mensahe sa amin sa ating Facebook page. I-search lamang po ang Adventist World Radio Manila. At maaari rin po kayong magpadala ng email sa amin sa connect@adventist.ph. At kung gusto naman po ninyo ng mga readily available Bible study guides, bisitahin lang ang bibleschools.com/Central Luzon. Sa hakbang sa kalusugan ay makakasama pa rin po natin si Ma'am Gloria. At sa pag-aaral naman ng salita ng Diyos ay pagpapatuloy natin ang pag-aaral sa paksang Elijah, My God is Yahweh. Ngayon po ay dadako na po tayo sa bahaging hakbang sa kalusugan. Muli tayo po ay nagbabalik sa ating AWR Manila, Tinig ng Pag-asa, sa ating lekturang pangkalusugan. At ngayon po, ang aking topic na nais i-share sa inyo ay tungkol sa hypertension or elevated blood pressure. Bakit ito yung topic? Alam niyo po, napakaraming Pilipino ngayon ang high blood. Ano po? Dati po yung sakit sa puso na diniscuss ko po kahapon, tsaka itong hypertension, ito po ay common lang sa mayayaman noong mga panahong una. Pero ngayon po, mayaman at mahirap, pareho na po ang sakit. Kaya naisipan ko po na ito ay i-discuss sa inyo upang malaman din po natin ang ating mga gagawin. Ano ba yung blood pressure? Pag sinabi pong blood pressure, ito yung measurement ng pressure or pwersa ng dugo na nagpo-push against your blood vessel walls sa inyong mga ugat, sa inyong puso. Kapag mataas ang blood pressure, ibig sabihin, no, elevated blood pressure o mataas ang blood pressure, sabi ng iba, high blood. Ano po? Ibig sabihin ay malakas ang pwersa o tulak ng dugo sa ugat sa inyong puso. At tulad po ng heart disease, ang hypertension can kill you. Silent killer din po ito. Kalimitan, ang pagtaas ng blood pressure ay walang sintomas sa loob ng maraming mga taon. Asymptomatic ang tawag natin dyan. At kalimitan din, sa mga taong may mataas na presyon, ay may tsansa na magkaroon ng atake sa puso o kaya ay stroke. Alam niyo po, naalala ko yung aking father na mahigit na isang taon na, panahon pa naman ng COVID, ako po ay nandito sa Cavite at siya po ay nasa Batangas, ay tumawag ang aking kapatid at ang sinabi na ang tatay daw po ay itinakbo sa ospital. Kaya ako naman po ay nagulat kasi sa edad na 85 years old, ang aking pong ama ay malakas. Hindi po yan nadadala sa hospital. Wala po yung maintenance. Kaya naman nagulat po ako nang sabihin na na-stroke daw po ang aking ama. So wala po talaga siyang
nararamdaman, asymptomatic, wala po siyang nararamdaman ng panahong yun. Kaya gulat po ako. So katulad ng iba, ito po ay asymptomatic sa iba. Ano ang dahilan ng pagtaas ng blood pressure? Sabi po, 10% ng mga tumataas ang blood pressure ay yung may mga problema sa bato o kidneys. Subalit 90% ay sinasabing walang definite o tiyak na dahilan. Pero may mga factors po na nagpapataas ng blood pressure ng mga Pilipino. No po, may naitala po ako dito. Nakuha ko sa aking research na apat na mga bagay na nagpapataas ng blood pressure nating mga Pinoy. Una, yung pong pagtaas ng consumption ng asin, no? May ibang tao po sensitibo sa asin kumpara sa iba, yung iba hindi, pero may ibang tao very sensitive. Yun pong pagkain ng matataas na content ng asin na ating kinakain, yan po ay nagpapataas ng blood pressure. Ano, alam niyo po ang mga Eskimo, sa mga Eskimos and sa Solomon Island, wala po doon naitala na may kaso ng hypertension. Pero may isa din pong tribo sa Solomon Islands na matataas naman ang kanilang BP. Bakit? Eh kasi po yung kanilang ginagamit na pinapakuluan, pampakulo sa kanilang inumin at saka yung pinapakuluan sa kanilang pagkain ay galing po sa sea salt, yung tubig, dagat. And they are consuming 20 grams of salt per day. Mataas po yun. Kasi ang recommendation lang po sa isang tao, kung man ay Pilipino o anumang lahi mo, ang recommendation lang po ng salt intake natin ay 0.2 grams. Ang kanila 20 grams of salt per day. Napakataas po nun. Eh sige nga mga kaibigan. Inyo pong isipin, ano ba ang kinain po kaninang almusal, kaninang tanghalian, ano ba yung iniisip kong kakainin ko mamayang hapon? Gaano kaya kadaming asin ang nandoon sa ating kinakain everyday? Kakain ka ng dilata, alam niyo po yung mga dilata, napakataas po niyan sa salt content. No? Tapos bibili ka ng manggang hilaw, o kaya maglalaga ka ng talong, ang gusto mo, sausawan mo ay bagoong, ano po? Yan man ay mushroom bagoong o bagoong isda, mataas po yan sa salt. Tapos minsan, natutokso po ang iba sa atin na kumain ng junk food, sitsiria. Ang sausawan mo, kung hindi man patis, ay toyo. Tayo po mga Pilipino ay mahilig sa pagkain ng maalat. Ano po? So kung hindi po natin i-guard ang ating kinakain, magkakaroon po tayo sa malawat madali ay ng pagtaas na ating blood pressure. Pangalawang factor ay yung pong atherosclerosis na binanggit ko po kahapon. No po, ang atherosclerosis ay narrowing ng mga blood vessels. Kumikitid ang blood vessels sa ating puso. Kung kaya't nagiging insufficient o hindi sapat ang pagdaloy ng dugo na kinakailangang madistribute sa iba't ibang parte ng katawan. So, kapag may atherosclerosis ka, merong paninikip, kaya kinakailangan naman ng puso mo na mag-extra pressure, no? Ang pump para ma-distribute ang dugo na kinakailangan ma-supply sa different parts of the body. Pangatlong factor ay yung obesity, no po? O yung sobrang katabaan, ha? No po, mga Pilipino ay marami po sa atin ay hindi lang overweight, ano po, obese. Ayan, tinatawag nating obese. Kapag mataba pala po ang isang tao, kinakailangan ng heart na mag-pump ng kinakailangang dugo ng katawan. At ang extra effort na yan ay nagbibigay ng strain sa ating mga arteries. At dahil po dyan, nagre-resist yung ating arteries sa mga blood flow na ito. At pag siya'y nag-resist, no, syempre kinakailangan mag-exert ng extra effort ng heart kung kaya tumataas po ang blood pressure. Yun, so tatlong dahilan. Anong binanggit ko po? Una yung salt natin, increased salt content. Pangalawa ay yung atherosclerosis or narrowing ng blood vessels. Pangatlo ay obesity o sobrang timbang o katabaan. At ang pinakahuli ko pong naitala dito ay yung stress. Oh, sino kaya po ang hindi nai-stress? Ano po, parang everyday we have stress. Sabi po ng aking kaibigan, Ma'am Glo, bakit kaya ako nagkaroon ng hypertension samantalang mid-30s pa lang ako? So we analyze, okay naman daw po yung kanyang pagkain. At
aming na-conclude na maaaring ito ay stress sapagkat siya po ay isang teacher na nagtuturo sa malilikot na mga bata. Pagkatapos, siyempre, maraming paperworks, ano po, bukod doon, may mga stress pa galing sa asawa, sa mga anak, ano po, mga ganyan. So, kapag meron kang stress, ay ang ating pong katawan ay nagpo-produce ng hormones during stressful situation. Ang hormone po na yan ay tinatawag natin cortisol. Ano po? At ito pong cortisol hormone na ito ay nagpapabilis ng pagtibok ng ating puso at ito daw po ay nagiging dahilan din ng narrowing o pagsikip ng mga blood vessels natin. Kaya nakakaroon ng hypertension. Ayan. So ano yung mga sintomas na, aba, tumataas na yata yung aking BP? Una, sabi ko nga po sa inyo, walang sintomas, walang nararamdaman. As if, nagpa-BP siya, sabi ng nurse, 190 over 110. Ha? Wala naman akong nararamdaman. As if everything is okay. Yun po ang mga delikado. Yung mga asymptomatic, yung mataas na ang BP, wala man lang silang nararamdaman. Yan po ang kalimitan ng nagkakaroon ng atake at stroke. Yung iba, alam naman nila, sabi niya, sumakit ang aking ulo. Ah, baka tumaas ang BP ko. At pag na-check, mataas nga po. Yung iba, nagkakaroon ng pagdurugo sa kanilang ilong. Yun po, maliliit na mga ugat sa ilong, nagbi-bleed kapag tumataas ang blood pressure. So, nagkakaroon ng, sabi ng iba, balingoy-ngoy. Ano po? Samantalang sa iba, ay nagkakaroon ng irregular heart rhythm. Hindi normal yung rhythm ng kanilang mga puso o tibok. Sabihin natin tibok para madaling maunawaan. Ang kanilang paningin ay lumalabo at nagiging makalilimutin. No? Ang iba po ay nagkakaroon ng bzzz, parang ganoon sa kanilang tenga, buzzing in the ears. So ito po ay ilan lamang sa mga sintomas ng tumataas ang blood pressure. At ito po ay maaaring totoo sa iba, hindi naman totoo sa iba. Ngayon, ang atin pong dapat tandaan, ano naman ang pwedeng mangyari kapag hindi nyo po nagawa ng paraan na matreat o mapababa ang inyong blood pressure. Tulad ng binanggit ko po sa kanina sa aking umpisa, napakalaki ng risk na kayo po ay ma-stroke kapag tumataas ang inyong blood pressure. May chance din na magkaroon ng atake sa puso. Yung stroke, alam po natin sa utak yan, magkakaroon ng pagbabara sa ugat sa inyong utak. No, ito po ay pwedeng pagbabara at pwede rin pong puputok yung inyong ugat sa inyong utak. So, yan po ay parehong delikado. And then, pwede po rin magkaroon ng kidney failure that leads to dialysis kapag persistent ang pagtaas ng blood pressure na hindi po nabibigyan ng treatment. Ang mga buntis, pwede rin po magkaroon ng hypertension. Ang tawag po natin dyan ay pregnancy-induced hypertension. At kapag may pregnancy-induced hypertension ka, hindi ka pwedeng manganak ng normal. Kinakailangan cesarean section. So yun nga po, nagkakaroon din ng eye damage at dementia ang karamihan. So ito po yung pwedeng mangyari kapag hindi po natin nagamot ang inyong hypertension na yan. So anong gagawin? Siyempre ito po ang pinakamahalagang tanong. Ma'am Glo, Doc Glo, ano naman po ang aming gagawin kapag tumataas na po ang aming BP? Eh siyempre you need to consult the doctor. Kung yan naman po ay hindi pagaanong mataas, ang sa akin po ay recommend yung inyong change your lifestyle. Yung aking binanggit ng nakaraang mga tatlong araw, change your lifestyle. Nutrition, new start po tayo. Nutrition, kailangan ng exercise, ano po. So sa nutrition, avoid saturated fats. Yung saturated fats po na yan ang nagiging dahilan ng atherosclerosis, ng pagbabara ng daluyan sa inyong ng ugat sa inyong puso. At syempre pa, iwasan po natin ang mga pagkain na galing sa karne, ha? Kasi mga saturated fats po 'yan. Ngayon, kinakailangan niyo din po na magkaroon ng exercise. 30 minutes to 1 hour regular exercise. Pag sinabi po nating regular exercise, ito po ay consistent. Hindi yung exercise ka this week, next week na uli, o 2 weeks na wala. No. 3 times a week, pwede po yan. Regular yan. O kaya everyday. Kung kaya po ng inyong schedule, gawin po natin. So, bakit naman ang exercise ay nakakapagpababa ng blood pressure?
Ito po kasi, exercise makes your heart stronger, no? So kapag strong ang inyong heart, ang kanya pong pagpapump ay less ang effort. Hindi katulad noong mahina, no, ang inyong puso. Talagang medyo strong ang pump. Ito medyo relaxed, no, kapag strong ang pump mo. Less ang effort, ibig ko pong sabihin, less ang effort ng heart na magpump. As a result, edi yung force po sa ating artery ay nagde-decrease. Kung mag-decrease ang force sa ating artery, edi bababa din po ang ating blood pressure. Pangatlo, edi kung ang asin po ang dahilan, edi low-salt diet po tayo. Lagi po yung sinasabi ng mga doktor, low-salt diet, eh anong kakainin? Edi ilaga mo na lang, iihaw mo na lang. At tapos ang sawsawan mo ay hindi patis, hindi toyo, hindi bagoong. Yun pong asin, lagyan nyo ng lemon o kaya ay kalamansi. Yan po ay mas less ang risk kaysa mga bagoong at mga toyo na ating ginagamit o patis. Ano po yung rock salt? At kung maaari, wala na nga. Kainin mo na lang as is, ganun. At damihan din po natin ang ating fruits and vegetables. Ano po? Whole grains, sabi po dyan, will reduce blood pressure at a moderate amount. Gusto ko lang pong dagdagan yung sa diet, ano po, sa Natural Remedies Encyclopedia, ano po, ay sinasabi doon ang mga pamamaraan. Napakaraming recommendations po doon, pero ilan lang po ang kukunin ko na gusto kong ma-share in case na wala po kayong ganitong aklat, no? Natural Remedies Encyclopedia. 2 tablespoons of flaxseed oil daily. Oh, iinumin niyo po yan o isasama sa inyong pagkain. Ano po? Flaxseed oil. Nagpapababa po yan ng blood pressure. Mabibili po yan sa, pwede po yung i-order sa Lazada, sa Shopee, o kaya sa mga healthy options meron po yan. At yung, alam niyo po ba yung raw garlic? Yung bawang, no? Yan po ay vasodilator. Yan po ay nagpapabuka ng mga sumisikip na daluyan ng ugat sa inyong katawan at kinakailangan lang po natin ay 400 milligram. Then, yun pala pong kamatis. It contains gamma-aminobutyric acid na nagpapababa ng BP at nagpapastrengthen o nagpapastrong ng inyong heart muscles. So, yun din pong broccoli, carrots, dapat lagi kayo may ganyan. It has 6 to 8 chemicals that reduces blood pressure. Kailangan din po natin ng antioxidants. Ano yung antioxidants? Ito po ay nagpe-prevent ng artery clogging plaque. No? Ibig sabihin, kung may mga mamumuong dugo sa mga may hypertension, naiiwasan po noon ang pagbuo ng dugo na posibleng bumara sa mga narrowed arteries. So, yan po mga antioxidants na yan ay matatagpuan naman sa asparagus. Tandaan niyo po ha, asparagus, cabbage, cauliflower, avocado, orange, grapefruit, and peaches. Mataas po yan sa antioxidant. At sapagkat wala na po tayong oras, gusto ko po uling sabihin sa inyo, ang lagi kong sinasabi sa huli, the health you enjoy is largely your choice. Kayo po ang pipili kung kayo ay gustong gumaling, kung kayo ay gustong huwag magka-hypertension, kayo po ang pipili. It's your choice. And ang ating pong Bible verse ngayon ay matatagpuan sa 3 John 1:2, mga minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Bukas po, abangan niyo pong muli ang ating lekturang pangkalusugan upang madagdagan po ang ating mga kaalaman at makagawa po tayo ng tamang desisyon sa ating buhay. Maraming salamat, Ma'am Gloria, sa mga tips po na ibinahagi niyo po sa amin. Ngayong umaga, ano nga daw po mga kaibigan? Ang hypertension po ay silent killer. Kaya po mga kaibigan, let us do our best na iwasan ang mga pagkain na hindi makakabuti sa ating katawan o sa ating dugo. Hindi po natin ito magagawa kung hindi po tayo hihingi ng tulong sa ating Panginoon. Kung meron po kayong katanungan o ano po inyong gustong iparating sa amin,
tumawag o mag-text lamang po sa 0917-174-2777. 0917-174-2777. O din naman po kaya sa 0968-853-6607. 0968-853-6607. O maaari rin po kayong padala ng mensahe sa ating Facebook page. I-search lamang po ang Adventist World Radio Manila. At maaari rin po kayong padala ng email sa amin sa connect@adventist.ph. At kung gusto naman po ninyo ng mga readily available Bible study guides, bisitahin lang ang bibleschools.com/Central Luzon. Sa bahaging ito, tayo po ay makakarinig ng isang awitin. Be there.
Maraming salamat po sa mensahe ng awit. Dumako na po tayo sa pag-aaral ng Biblia. Ang atin pong paksa ay Elijah, My God is Yahweh. Ibigay na po natin ang pagkakataon kay Pastor Romy. Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman. Bago nating bigyan ng pansin ang ating paksa ngayon na may kinalaman kay Propeta Elijah o Elias, nais kong banggitin muli ang aking nais na hingin sa inyo na kung kayo po ay nakakasumpong ng pagpapala ng Diyos at kaalaman sa Biblia, maaari po bang inyong ibahagi din sa inyong mga kaibigan at kayo din sa inyong mga kamag-anakan, kapitbahay, upang sila rin ay makinabang sa ating pag-aaral sa Biblia. Ang ating bigyan ng pansin ngayon sa ating pag-aaral ay may kinalaman kay Elijah o Elias. Nang ibig sabihin nito ay My God is Yahweh. Ang aking Diyos ay si Yahweh. Pinadala ng Diyos ang kanyang propeta na ito ang unang dakilang propeta ng Northern Kingdom ng Israel. Ang kanyang pangalan ay si Elias upang labanan niya ang maling paniniwala ng bayan ng Diyos sapagkat sila ay hindi na sumasamba sa tunay na Diyos kundi ang sinasamba ay si Baal. Sino si Baal? Sa paniniwala ng mga Kananeo, si Baal ay God of Storm, Diyos ng ulan o ng bagyo, at gayon din God of Fertility. Yun ang kanilang paniniwala. At sapagkat pinadala ng Diyos ang lingkod niya na bilang isang propeta, nagbukas ngayon ang Kapitulo 17 ng Uno Hari, versikulo 1 ng wika, si Elias na Tisbita na nakikipamayanan sa Gilead ay nagsabi kay Ahab, habang nabubuhay ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ako'y nakatayo sa harap niya. Hindi magkakaroon ng hamog o ulanman sa mga taong ito, maliban sa pamamagitan ng aking salita. Sa makatwid ngayon ang binigyan ng pansin ng lingkod ng Diyos nilabanan ang paniniwala ng mga Kananeo at gayon din si Jezebel na napangasawa ni Haring Ahab ay ito ang kanilang paniniwala na ang merong kapangyarihan sa storm at saka sa ulan at saka sa God of Fertility walang iba kundi si Baal. Subalit, ngayon, ang sinasabi ng lingkod ng ating Diyos, hindi uulan hanggat hindi ko sasabihin ayon sa aking Panginoong Diyos. At ang wika sa versikulo 2, at ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na sinasabi, umalis ka rito, lumiko ka patungong silangan at magkubli ka sa tabi ng Batiserit na nasa silanganan ng Jordan. Sapagkat ngayon hindi umuulan, ay merong problema ngayon, hindi sila makapagtanim ng kanilang mga crops. At ang sabi, pupunta ka sa lugar ng Serit upang doon ka maniniraan sapagkat merong batis doon at ikaw ay inom sa batis at ang Diyos ay magdadala ng pagkain sa kanya sa umagitan ng mga uwak. Kaya sabi sa 4, ikaw ay inom sa batis at aking iniutos sa mga uwak na pakanin ka roon. Kaya pumunta siya roon at ginawa ang ayon salita ng Panginoon, siya'y pumaroon at nanirahan sa tabi ng Batiserit na nasa silanganan ng Jordan. Dinadalhan siya ng mga uwak ng tinapay at karne sa umaga at tinapay at karne sa hapon at siya'y umiinom sa batis. Subalit, ang batis ay natuyo, ang sabi ng Panginoon. Pumunta ka
sa lugar ng Sarepta, ang sabi sa versikulo 9, bumangon ka, pumaroon ka sa Sarepta na sakop ng Sidon. Ito yung lugar ni Jezebel, at si Jezebel ayon sa kasaysayan, siya ay anak ng isang hari na ang haring ito, ang pangalan ay Etbaal ng Sidon at siya ay isang prinsesa na pangasawa siya ni Ahab. Kaya nga, ang propetang ito, ang kanyang pabalita ay prophecy of doom o pagdurusa. Na ang sereptang ito ay naukul sa Sidon, ito ang homeland, ang wika ng kasaysayan ni Jezebel. At samantalang ngayong siya ay nasa Sarepta, siya ay humingi ng tubig na mainom sa magitan ng isang babaeng baho. Nanupat, ang babaeng ito ay nakita niyang namumulot ang dalawang patpat at ang sabi niya, pwede ba akong makiinom? At nung kumukuha ngayon ng tubig ang babaeng ito na isang byuda, ang sabi niya, o sige po, ako'y magbibigay sa inyo ng tubig, pero ang sabi ng propeta ng Diyos, maribang sa isang kamay ay isang basong tubig at sa isang kamay ay tinapay? At ang sabi ng babaeng ito, buhay ang Panginoong Diyos, kung bakit ako ay namumulot lamang ng dalawang patpat, tamang-tama na aking mailuto ang konting harina at konting langis at pagkatapos ngayon ay aking ibibigay sa aking anak at ako ay kakain at pagkatapos ang wika, kami ay mamatay na. Subalit ang sabi ng lingkod ng Diyos, sige, iluto mo, pero ako muna ang pakainin mo. Kaibigan, sa ganitong kalagayan na napakahirap ang gustong ituro ng ating Diyos sa magitan ng kanyang lingkod, ang kanyang anak ay hindi pababayaan. Nanupat, ang daming mga taong mayaman, subalit pinili ng ating Diyos ang isang babaeng taga Sarepta upang pakainin siya sapagkat may panukala ang Diyos, ang babaeng ito ay hindi mamamatay sa gutom. At ang ginawa ng babaeng ito, nagluto nga ng harina at ng konting langis at subalit ngayon tuwing siya ay kukuha ng harina at saka ng langis, meron ng meron. Kaibigan, walang imposible sa Diyos. Isang himala sapagkat yung konting harina at konting langis tuwing kukuha ang babaeng ito ay meron ng meron. At ang sabi ng ating Biblia ayon sa aklat ng San Lucas 4, versikulo 25 at 26, ito ang katugunan sa maraming araw. Ngunit ang totoo, maraming babaeng balo sa Israel noong panahon ni Elias nang sinarhan ang langit sa loob ng 3 taon at 6 na buwan at nagkaroon ng malubhang taggutom sa buong lupain. Ngunit si Elias ay hindi sinugo sa kanino man sa kanila, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta sa lupain ng Sidon. Kaya nga, iningatan ng Diyos ang babaeng ito na wala siyang magawa sapagkat panahon ng taggutom at gayon din si Elias ay pinakain ng Diyos sa magitan ng babaeng ito. At ang wika ng Biblia sa 15 ng 17 ng Unong Hari, siya'y humayo at ginawa ang ayon sa sinabi ni Elias at ang babaeng at ang kanyang sambahayan ng babae ay kumain ng maraming araw. Ang tapayan ng harina ay hindi magkulang o ang banga ng langisman ay naubusan ayon sa salita ng Panginoon sa kanyang sinabi sa pamamagitan ni Elias. Kaya nga, kumain siya at ang babae at ang wika ng maraming mga araw, 3 years and a half, at ang anak ng babae ay hindi nagutom. Dumating ngayon ang isang bagay na malungkot sa karanasan ng babaeng baong ito o balo, na ang kanyang anak ay namatay. At dinala ngayon sa propeta ng Diyos ayon sa versikulo 17, pagkatapos ng mga bagay na ito, ang anak ng lalaki ng babae na mayari ng bahay ay nagkasakit. Ang kanyang sakit ay malubha, kaya't walang maiwan hininga. At sinabi niya kay Elias, anong mayroon ka laban sa akin o ikaw na tao ng Diyos?
naparito ka sa akin upang ipaalala mo ang aking kasalanan at upang patayin ang aking anak. At sa pangyayaring ito, ayon sa versikulo 21, 22 hanggang 24 ang wika, siya'y umunat sa bata ng tatlong ulit at nanangis sa Panginoon, "O Panginoon kong Diyos, idinadalain ko sa iyo, pabalikin mo sa batang ito ang kanyang buhay." Dininig ng Panginoon ang tinig ni Elias at ang buhay ng bata ay bumalik sa kanya at siya'y muling nagkamalay. At noong ang batang ito ay nabuhay ang wika, kinuha ni Elias ang bata, ibinaba sa loob ng bahay mula sa silid sa itaas at ibinigay siya sa kanyang ina at sinabi ni Elias, "Tingnan mo, buhay ang iyong anak." At sinabi ng babae kay Elias, "Ngayon alam ko na ikaw ay isang tao ng Diyos at ang salita ng Panginoon sa iyong bibig ay katotohanan." Kaibigan, hindi lamang nagpakain yung babaeng baong ito o balo, kundi pa naman ay sa pamamagitan ngayon ni Elias noong namatay ang kanyang anak ay binuhay ng ating Panginoon. At kinilala ngayon ng babaeng ito na si Elias ay lingkod ng ating Panginoon. At pagkatapos ng pangyayaring ito ngayon ay ating makikita sa karanasan ngayon ni Elias na ang propeta ng ating Panginoon ay napaharap sa isang malaking hamon sapagkat nagkaroon ng paligsahan sa bundok ng Carmen sapagkat karamihan ngayon sa mga tao sa bansang Israel ay sumasamba na kay Baal na pinaka-Diyos nila. At ang ginawa pa ni Jezebel ay pinagpapatay ang maraming mga propeta ng ating Panginoon. Pero ang sabi sa versikulo 19 ng kapitulo 18, "Ngayon nga'y magsugo ka at tipunin mo sa akin ang buong Israel sa bundok Carmel ang 450 propeta ni Baal at ang 400 propeta ni Asera na kumakain sa hapag ni Jezebel." Sa mga tuwid, itong mga propeta ni Baal at saka ni Asera ay pinapakain ngayon sa sinasabing hapag ni Jezebel. Kaya nagkaroon ngayon ng paligsahan kung sino ang Diyos sapagkat gustong patunayan ng lingkod ng ating Panginoon na ang tunay na Diyos ay ang Diyos ni Elias, ang Diyos ng kalangitan. Kaya nga sa pangyayaring ito, ang wika sa versikulo 20, "Kaya't nagsugo si Ahab sa lahat ng mga anak ni Israel at tinipon ang mga propeta sa bundok Carmel." Si Elias ay lumapit sa buong bayan at nagsabi, "Hanggang kailan kayo magpapatalon-talon sa dalawang magkaibang kuro-kuro? Kung ang Panginoon ay Diyos, sumunod kayo sa Kanya. Ngunit kung si Baal, sa Kanya kayo susunod at ang bayan ay hindi sumagot sa Kanya kahit isang salita." Kaya ngayon, ito ay parabagang paligsahan kung sino ang tunay na Diyos. Ang Diyos ba ni Elijah o ni Elias o ang Diyos ni Jezebel, walang iba kundi si Baal. At ngayon, sapagkat ito ay isang paligsahan ngayon sa tunay na Diyos at saka yung hindi tunay na Diyos. At ang wika ng ating Biblia, napakarami ang mga propeta, mga pari ni Baal. 450. At gayon din pati yung sinasabing kay propeta ni Asera na 400 propeta. Dalawang baka ngayon gumawa ng altar para kay Baal at gayon din para sa tunay na Diyos. At yung para sa tunay na Diyos, pagkatapos ngayon nag-ipon ng 12 bato at saka yung tubig ay nilagyan pa ang sinasabing handog sa pangungunan ni Propeta Elijah, nilagyan ng maraming tubig,
Nilagyan ng ukay ngayon sa ilalim at kakamanga kahoy at noong nanalangin ang lingkod ng ating Panginoon ayon sa versikulo 36 sa oras ng paghahandog ng alay sa hapon ni Elias na propeta ay lumapit at nagsabi, O Panginoong Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Israel, ipakilala mo sa araw na ito na ikaw ay Diyos sa Israel at ako ay iyong lingkod at aking ginagawa ang lahat ng bagay na ito sa iyong pag-uutos. Sagutin mo ako, O Panginoon, sagutin mo ako upang malaman ng bayang ito na ikaw ang Panginoon ay Diyos at iyong pinapanumbalik ang kanilang mga puso. Nang magkagayoy ang apoy ng Panginoon ay bumagsak at tinupok ang handog na sinusunog ang kahoy, mga bato, alabok at dinilaan ang tubig na nasa hukay. Kaibigan, paliksaan ngayon, alin ba ang tunay na paghahandog? Sino ba ang tunay na Diyos? Ipinakilala ng lingkod ng Diyos ang tunay na Diyos ng kalangitan. Sapagkat maghapon ngayon yung mga kay Baal ay nanalangin at tinutuya pa nga ng lingkod ng Diyos, baka siya'y tulog, baka siya ay naglalakbay at kanila pang sinugatan ang kanilang mga sarili, subalit sa pangyayaring ito, ang champion ng Mount Carmel, walang iba kundi ang Diyos sa kalangitan na pinakilala ni Propeta Elijah. Kaibigan, sa panahon na merong ngayong problema kung sino ang Diyos na tunay, nagpakita ng kapangyarihan ang ating Diyos. Kaibigan, ang Diyos ng banal na kasulatan, siya ang tunay na Diyos, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at gayon din ni Jacob. At magkatapos ngayon sa pangyaring ito sa kasaysayan, ang wika, sa panahon na si Haring Ahab ay namatay, at pagkatapos ngayon merong sumunod na hari, ang pangalan niya ay si Ahasias. At ang haring ito ay nahulog sa salasala ng kanyang silid sa itaas sa Samaria at nagkasakit, kaya't siya'y nagpadala ng mga sugo at sinabi sa kanila, Humayo kayo, sumangguni kayo kay Baal Zebub na Diyos ng Ekron kung ako'y gagaling sa sakit na ito. Ngunit sinabi ng anghel ng Panginoon kay Elias na Tisbita, Bumangon ka, umahon ka upang salubungin ang mga sugo ng hari ng Samaria at sabihin mo sa kanila, Dahil ba sa walang Diyos sa Israel, kaya't kayo'y nagsisihayo upang sumangguni kay Baal Zebub na Diyos ng Ekron? Kaya ngayon sa pangyayaring ito, gusto ring ipakilala sa bagong hari ngayon merong tunay na Diyos. At pagkatapos ngayon, noong ang lingkod ng Diyos ay sinalubong sila. Ang wika, dahil ba sa walang Diyos sa Israel, kaya't ikaw ay nagsusugo upang sumangguni kay Baal Zebub na Diyos ng Ekron, kaya't hindi kaalis sa higaan ng iyong pinanggalingan, kundi tiyak na ikaw ay mamamatay. At pagkatapos ngayon, sinabi ng mga sugo na kung sino ngayon ang kanilang nakatagpo. Kaibigan, ang ginawa ngayon ng hari ay nagsugo siya upang ang lingkod ng Diyos ay pababain sa bundok. Ngunit nagpababa ng apoy ang lingkod ng ating Diyos, pinatay ang kapitan at ang mga 50. At pagkatapos nagpasugo muli ngayon ang hari at pagkatapos ngayon ang kapitan at saka yung kanyang mga sundalo ay tinupok din ng apoy. At ang pangatlo, natakot ngayon sapagkat alam niya ang gagawin ng tunay na Diyos, kaya hindi siya namatay. Subalit ang sabi sa atin ayon sa istorya sa versikulo 16 ng kapitulo 1 ng Segunda Hari, ang wika,
At sinabi niya sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, sapagkat ikaw ay nagpadala ng mga sugo upang sumangguni kay Baal-Zebub na Diyos ng Ekron, dahil ba sa walang Diyos sa Israel na mapagsasanggunian ng kaniyang salita? Kaya't sinabi, kaya't hindi ka aalis sa higaan na iyong pinagagalingan, kundi tiyak na mamamatay ka. Kaya nga, ang haring ito ay namatay, sapagkat hindi kinilala ang tunay na Diyos. Kaibigan, sa pangyayaring ito sa kasaysayan ni Elijah, kanyang ipinakilala ang tunay na Diyos. Kinakailangan ng sambahin ng bayan ng Diyos ang tunay na Diyos. Subalit sa ating kapanahunan ngayon, maraming Diyos ang sinasamba. Mga idol na sinasabi sa atin, dapat ang sambahin ang tunay na Diyos. At pagkatapos ang lingkod ng ating Panginoon na ito, gumawa ng isang milagro na bago siya umakyat sa langit sapagkat siya ay kinuha ng ating Diyos, dinala sa langit, ang wika sa 2:8, at kinuha ni Elias ang kanyang balabal at tiniklop ito at hinampas ang tubig at nahiwa ang tubig sa isang panig at sa kabila hanggang sa ang dalawa ay makatawid sa tuyong lupa. Yun ang ginawa ng lingkod ng ating Panginoon. Kaya nga, hindi lamang siya prophet of doom, kundi pa naman siya prophet na sinasabi ang Diyos ay nagkakaloob ng kanyang pangangailangan. At gayon din, bago natapos ang Old Testament, yung huling aklat ayon sa Malakias 4:5 at 6 ang wika, narito susuguin ko sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. Kanyang ibabalik ang puso ng mga magulang sa kanilang mga anak at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang upang hindi ako dumating saktan ang lupain ng isang sumpa. Kaibigan, ang pabalita ng propetang ito, manumbalik ang bayan ng Diyos sa tunay na Diyos. Sambahin ang tunay na Diyos, sapagkat kapag ka sila'y sumamba sa hindi tunay na Diyos, tiyak na sila'y mamamatay. At ang tinutukoy sa aklat ng Malakias, yung Elias na ito, ang kanyang pabalita, sino ba ang tinutukoy ayon sa Bagong Tipan? San Lucas Kapitulo 1, Versikulo 16 at 17, narito ang sabi ng Biblia. Marami sa mga anak ni Israel ang panunumbalikin niya sa Panginoon nilang Diyos, siya'y lalakad sa unahan niya sa Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang papanumbalik ang mga puso ng mga magulang sa kanilang mga anak at ang mga swail sa karunungan ng mga matuwid upang ihanda ang isang bayang nakaalam sa Panginoon. Kaibigan, ang tinutukoy dito walang iba kundi si John the Baptist na siya ang unang isinugo ng ating Diyos na hinihanda ang daan ng ating Panginoong Jesus. At pagkatapos ngayon si Elias ay nakita ng mga lagad sa Mount of Transfiguration ayon sa aklat ng San Mateo, sapagkat nakita sa Mount of Transfiguration si Elijah, si Elias, ang ating Panginoon at gayon din si Moises sa Mount of Transfiguration. At si Elias, kilalang kilala siya ayon sa ating Biblia sa mataimtim na palalangin sa ating Panginoon. Sapagkat ang sabi ng ating Biblia ayon sa sulat ng lingkod ng ating Panginoon kay Santiago Kapitulo 5, Versikulo 17, si Elias ay isang taong may likas na gaya rin ng sa atin at siya'y tayimtim na nalangin upang huwag umulan at hindi umulan sa lupa sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. Kaibigan, ang isang leksyon dito, tayo ay manalig sa tunay na Diyos, manumbalik sa ating Panginoon. Tayo'y manalangin ng tayintim sa ating Diyos sapagkat ang ating Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin.
bago tayo manalangin ang sabi sa ating Biblia sa aklat ng Pilipos 4:6 at 7, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay kundi sa lahat ng mga bagay sa umagitan ng panalangin at pagsamo na may pagkapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Tayo'y manalangin. Mapagpala at dakila po naming Diyos, napakabuti po ninyo. Nang aming Diyos ay tumutugon sa panalangin ng kanyang mga anak. Ang aming Diyos ay nagbibigay sa aming mga pangangailangan o dakilan Diyos. Aking pong nilalapit ang aking kaibigan, ang kanyang mga pananim, inyo pong pagpalain. Ang kanyang mga hamon sa buhay o Diyos, inyo pong tugunan. Naibulong na po sa inyo, Panginoon, ang kanyang nais na hilingin sa inyo, inyo pong tugunan ayon po sa inyong biyaya. Maraming pong salamat sa inyong pagtugon sa aming panalangin, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Pagpalaing kanawa ng ating Diyos. Maraming salamat po, Pastor Romy. Mga kaibigan, ang pabalita po ni Elijah ay tayo po ay manumbalik sa tunay na Diyos. Tayo po ay sumamba sa tunay na Diyos. Kaya po, inaanyayahan po namin kayo na makisangkot sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Nang sa gayon, marami po tayong mga kaibigan na maaakay pabalik sa ating tunay na Diyos. Nang sila po ay sumamba sa tunay nating Diyos. Kaya mga kaibigan, atin pong ikalat ang Ebanghelyo ng mga salita ng ating Panginoon. Kung meron po kayong katanungan o naman po inyong gustong iparating sa amin, tumawag o mag-text lamang po sa 0917-174-2777. 0917-174-2777. O din naman po kaya sa 0968-853-6607. 0968-853-6607. At maaari rin po kayong padala ng mensahe sa ating Facebook page. I-search lamang po ang Adventist World Radio Manila. At maaari rin po kayong mag-send ng email sa amin sa connect@adventist.ph. At kung gusto naman po ninyo ng mga readily available Bible study guides, bisitahin lang ang bibleschools.com/Central Luzon. Maraming salamat sa pakikinig, mga kaibigan, habang inaantay natin ang pagdating ng ating Panginoon. Panghawakan natin ang kanyang salita sa Isaiah 59 verse 1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na di makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Bukas po muli, mga kaibigan. Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin. Beautiful. How beautiful.
Then Esther sent this reply to Mordecai. Go and gather all the Jews who are in Susa together, and pray and fast for me. Do not eat or drink anything for 3 days and nights. I and my maidens will fast as you do. After that, I will go to the king, even though it is against the law. And if I perish, I perish.